Bilang tugon sa ipinatutupad na maximum tolerance laban sa mga masasamang individual o pinaghihinalaang sospek sa isang krimen at magsilbing warning sa kalsada at komunidad, tuluyan nang ibabalik ng PNP ang paggamit ng selbato at batuta. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa panayam ng media sa Campo Crame. Ani Acorda, iniutos na niya sa kanilang ground commanders ang paggamit ng selbato at batuta para maiwasan ang insidente ng pamamaril ng mga pulis, lalo na sa mga inosente o wala namang talagang kinalaman sa isang krimen. It's being implemented sa mga kapulisan natin. 3 linggo bago ang mismong araw ng halalan, tiniyak ng PNP na seryoso nilang imomonitor ang implementasyon nito upang maiwasang masangkot muli ang kanilang organisasyon sa maling paraan ng paghuli sa mga pinaghihinalaang suspect. Yes, we have given our directives, even in, we emphasized that during our last command conference. Kasi nga, yung ating kapulisan ang naging unang course of action ng palagi is yung baril, warning shot. It's not allowed by our rules of procedure. So, in line with that, we have given or issued directives. Ibabalik yung paggamit ng quizzle. And it will become part of their uniform. Kasama palagi yan. Daladala palagi nila yan. Para naman sa pamunuan ng Quezon City Police District, 100%ong suportado nila ang nasabing programa ng Philippine National Police, ang paggamit ng pito at ng batuta. Ito naman ay para sa mas maayos na pagpapatupad ng peace and order sa nasabing lungsod. Tayo, ang QCPD ay tumatalima sa kautusan ng ating Chief PNP, General Benjamin C. Acorda Jr., na yung ating mga police on the ground, especially yung ating mga i-deploy sa BSKE 2023 ay dapat meron na silang dalang batuta at yung silbato, no? At sa, yung silbato, very very useful yan to call attention in case na merong emergency. At yung batuta naman ay gagamitin ng ating mga kapulisan in the event na merong aggressor or may kailangang isubdue, of course without using fatal force. So yung tinatawag yung paggamit ng ating service firearms. Paglilinaw naman ng PNP, bagamat gumagamit ang mga pulis ng nasabing mga kagamitan, hindi pa rin naman nila ihihinto ang paggamit din ng service firearms. This is part of what we call force continuum or yung maximum tolerance din, ano, pwede rin. At ito yung paggamit nito ay nakapaloob dun sa ating PNP Police Operational Procedures. Well, hindi naman natin inaalis yung service firearms ng ating mga pulis. Itong batuta at silbato ay karagdagang equipment ng pulis sa pagpapatupad ng batas. Samantala, sa kabuuan, nakahanda na ang PNP sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre at 30. Kasunod ng ulat ng regional directors sa pagpupulong ng iba't ibang regional at provincial joint security control center. Ayon kay Acorda, wala silang nakikitang lugar na posibleng hindi matuloy ang halalan. Pero kinakailangan anya ng pulisya na magdaragdag pa ng pwersa sa ilang lugar upang matiyak ang seguridad ng mga ito. Sa datos ng pulisya, mahigit 200 na lugar ang natukoy na areas of grave concern o red category na karamihan ay nasa Bicol, Eastern Visayas at Bangsamoro Autonomous Region. Habang 1,248 na lugar naman ang nasa ilalim sa orange category at 1,100 na lugar naman ang nasa yellow category. With regards to the preparation for the barangay election, to our assessment and after the presentation of all the regional directors and after their meetings with the different RJSCCs, PJSCCs, and of course the national then, it's a go for all of us. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.